The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, top news of the week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at muli magsasama-sama na naman tayo dito sa latest at mainit-init pang episode ng Push Most Wanted kung saan ibinibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities. Pero bago ang lahat ng yan, huwag niyo munang kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga sinusundang celebrities. At huwag na huwag din kayong bibitaw agad hanggang dulo ng ating show kung saan ibinibigay natin sa inyo ang mga personal nating na experience ng mga ganap, lakad, tungkol sa showbiz at sa inyong mga paboritong artista na personal nating na experience sa ating mga pahabol na chika. At simulan na natin sa ating top news story number 5. Sino kaya itong galing sa kilalang showbiz clan ang balak daw pumasok sa showbiz? Leon Barreto, papasukin na ang mundo ng showbiz? Sa katatapos lang na Awit Awards 2022 ay nagbahagi si Leon Barreto ng kanyang karanasan sa event na magbigay ito ng suporta sa mga kaibigan niya sa showbiz. Dahil nasa dugo ng pamilya ni Leon ang pagiging artista, na itanong din sa binata ang posibilidad na pasukin din niya ang showbiz. Ani Leon, hindi niya sinasara ang kanyang pinto pagdating sa showbiz. I'm not closing my doors. If may opportunity, why not? Pero for now, I want to focus on my studies. I'm in my second year in college, so 2 more years pa. Klarong sagot ni Leon. Sa kanyang panayam ay nagbigay din ng saloobin si Leon tungkol sa relasyon ng kapatid ng aktres na si Julia Barreto at boyfriend na si Gerald Anderson. I consider Kuya J as my brother. He really brings out the best in Julia and Julia brings out the best in him as well. Dagdag pa nito, masaya siya sa relasyon ni Julia at Gerald. Alam nyo itong storyang ito ni Leon, yung pinagdadaanan niya ngayon, nakakatuwa dahil pinagdadaanan ito ng mga members ng mga showbiz clan o ng mga kilalang pamilya na nalilinya sa showbiz, di ba? Lagaya ng mga Quezon, di ba? Ang Kani Dolphy, ang mga Soto, ang mga Cruz. Ayan, ngayon naman itong si Leon Barreto ang na parang naitutulak na mag-artista ka, subukan mo mag-artista dahil yung pangalan niya, di ba? Puhunan na yon, Barreto, kilala na agad. So, hindi malayo. At alam na rin niya yung kalakaran sa showbiz dahil naikukwento na yan sa kanya ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga pinsan, ng kanyang mga tita. So hindi malayo na pasukin na rin ni Leon ang showbiz at ibahagi ang kanyang mga talento. At sana nga mangyari na ito. Para naman sa ating top news story number 4, handa na nga ba ang KDLX sa kanilang unang musical play? KDLX, bibida sa isang musical play. Matapos bumida sa kanilang I1TFC series na Run To Me ay muling bibida sina KD Estrada at Alexa Ilacad sa kanilang lead duo musical play na Walang Aray. Ito ay mula sa produksyon ng Philippine Educational Theater Association or PETA. Sa pagsabak ng dalawa sa kanilang kauna-unahang theatrical acting ay binahagi nila ang kanilang magkahalong excitement at kaba. Ani KD, biggest challenge sa kanya ang pagkabisado ng lines dahil masanay itong magsalita sa Ingles. Naging challenge din daw ang pagkanta kay KD kahit na siya ay umaawit na. Samantala, na-inspire naman si Alexa sa theater play matapos manood ng ilang musical shows sa US. Inamin din ng aktres na muntik niya na tanggihan ang lead role sa musical play dahil ibang-iba ang teatro sa pag-arte. Mapapanood ang Walang Aray musical play sa PETA Theater Center sa February 17 to May 14, 2023. Magandang ginagawang ito ng love team na KDLX, si Alexa at si KD na ine-explore nila going out of the box kung saan sila komportable na teleserye, pelikula. Normal na sa kanila yan, di ba, TV shows. Maganda ine-explore nila yung mga bagong platforms, mga bagong format para maging familiar sila at mas ma-develop bilang mga artist. At hindi biro ang pasukin ang mundo ng teatro dahil bonggang-bongga ang disiplina dito at bonggang-bongga ang kanilang matututunan. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 3, ano kaya ang ninakaw na sabasag kotse kina Ronnie at Loisa Andalio? Ronnie Alonte at Loisa Andalio, biktima ng basag kotse gang. Ilang araw matapos ang masayang bakasyon ni Ronnie Alonte at Loisa Andalio sa El Nido, ay nabiktima sila ng basag kotse sa Barangay Molino 3 sa Cavite. Ayon sa ABS-CBN News, nanakaw ang dalawang units ng iPhone 11 at isang unit ng iPhone 13. Kinumpirma din ng Bacoor City Police na naganap ang insidente noong Miyerkules, November 30 ng gabi sa Molino Road sa Barangay Molino 3. Sa litrato ay ibinahagi ng ABS-CBN News at kitang binasag ng mga hindi pa kilalang suspect ang windshield ng Jeep Wrangler wagon na sasakyan nilang dalawa. Nako, no? Ang masasabi natin talagang ingat-ingat lang, no? Lalo na kila Ronnie at Loisa, di ba? Talagang
Minsan kasi pipiliin din natin yung ano, no, hindi natin sinasabing delikado dun talaga sa lugar na yon o marami talagang hindi magandang mag-isip sa lugar na yon. Pero sa lahat ng lugar, dapat nandyan lagi ang pag-iingat natin. At pag nalaman natin na ano, yung pupuntahan natin ay medyo controversial or maraming napapabalitang nangyayaring ganyan, huwag na tayong magdala ng mga high-end na gamit. Huwag na tayong masyadong maging flashy. At sigurado tayo sa experience nilang ito, marami na silang natutunan. Para sa ating top news story number 2, ano kaya ang naramdaman ni Colleen Garcia sa bago niyang acting award? Colleen Garcia, nanalo ng Best Actress Award para sa kanyang pelikulang Kaluskos. Masayang ibinilita ng aktres na si Colleen Garcia ang kanyang international award mula sa pagganap niya sa pelikulang Kaluskos. Tagumpay na naiuwi ni Colleen ang Best Actress Award na ginanap sa El Grito International Fantastic Film Festival sa Venezuela. Yesterday, December 2, I woke up to the exciting news that I won Best Actress at the El Grito International Fantastic Film Festival in Venezuela. Caption ng aktres. Nagpasalamat din si Colleen sa mga naging parte ng kanyang milestone. Sunod-sunod din ng heartwarming comments ng mga celebrity friends ni Colleen at proud na nakisaya sa kanyang tagumpay. Ang Kaluskos ang kauna-unahang suspense movie ni Colleen at inamin niyang malaking challenge para sa kanya ang naging role niya dito. Congratulations kay Colleen! Sana ito na yung simula ng bagong chapter sa career ni Colleen bilang isang artista. Mas marami pa sana ang offers na dumating sa kanya. Mas marami pang kakaibang roles ang dumating sa kanya kung saan mas matetest at mas ma-explore niya ang kanyang talento sa pag-arte. At para sa ating top news story of the week, may alitan bang muli ang mag-inang Nora Honor at Matet de Leon? Nandito ang detalye. Matet de Leon, masama ang loob sa inang si Nora Honor? Ibinahagi ng aktresa si Matet de Leon sa isang Instagram post ang kanyang hinanakit laban sa kanyang ina na si Nora Honor nang magsimula din ito ng isang business na kagaya ng kanyang produktong ibinebenta. Ayon sa caption ng aktres, tila umano nakipagkumpetensya si Ate Guy sa kanyang business na Casita Estrada kung saan bida ang mga gourmet products. Bakit all of a sudden nagulat na lang ako? Naglabas ang nanay ko ng direktang kumpetensya ng produkto ko. Alam niyang may produkto akong ganyan, ani Matet. Dahil dito ay nakatanggap umano si Matet ng maraming batikos mula sa mga Noranians sa tagahanga ng kanyang ina. Naglabas din ang saloobin si Matet sa kanyang kapatid na si Kenneth nang sabihin nito na mag-resell na lang ng produkto ng kanilang ina at magtulungan sa pagtitinda. Naku, hindi na bago ang mga banggaan at tampuhan sa pagitan ni Matet at ng kanyang superstar na nanay na si Ate Guy o si Nora Honor. Sana kagaya ng mga nakaraan nilang tampuhan, mauwi ito sa pag-uusap at pag-aayos dahil hindi na bata si Matet at hindi na rin bata si Ate Guy. At pangit sa mag-ina na lalo na pareho silang celebrity, no, na medyo hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan lalo na sa publiko. At dinadasal na natin na sana ay makapag-ayos sila sa lalong madaling panahon, magpapasko pa naman. At yan ang mga maiinit na balita sa showbiz ngayong linggo. Magkita-kita ulit tayo next week para sa mas marami pang balitang artista tungkol sa inyong mga paborito at sinusundan sa social media, sa TV at kung saan-saan pa. Again, huwag niyong kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga sinusundang celebrities. At narito na ang ating mga pahabol na chika. Pasko na! Maraming mga events tayong pinuntahan. Nagligid tayo hindi lang sa Metro Manila, even outside of Metro Manila para masaksihan ang nagagandahang Christmas displays sa mga iba't ibang lugar na ating pinuntahan. Karamihan sa mga pinuntahan natin, yung mga public officials nila, bahagi rin ng showbiz o bahagi sa clan ng showbiz. Unahin natin ang pinuntahan natin dyan sa San Pablo sa Laguna, si Jem, Mayora Jem Castillo, ang kanilang tunatayong Mayora, binansagan nilang Mayora, dating member ng Dots Entertainment, dating actress at singer. Pinuntahan natin yan, ayan, makikita nyo na ang mga pictures ng Paseo de San Pablo, talaga namang kinareer ang Christmas display ngayong taon at proud na proud ang mga taga San Pablo sa ginagawang yan ni Mayora Jem. Congratulations! Alam namin marami ka pang magagawa para sa iyong mga kababayan, diba? At congratulations sa napakagandang Christmas display na yan. At sa mga alawa naman nating pahabol na chika, pumunta naman tayo dyan sa Bacoor sa Cavite, kung saan mayor naman si Strike Revilla, member ng Revilla Clan, na kilalang kilala sa showbiz. Dito, binuksan nila, nag-ribbon cutting para sa kanilang annual Christmas display at children's parade na naka-costume na pamasko dito sa ating panayam kay Mayor Strike
Ano ba ang halaga ng pagbibigay halaga sa mga kabataan, lalo na ngayong Pasko? Narito ang sagot ni Mayor Strike. Ngayon po ay nag-celebrate tayo. Siyempre, November is buwan ng kabataan ito. Kaya lang di natin na-celebrate because of Typhoon Paeng. Diba? Talagang taba-taba rin po ang pag-or. Ngayon, babago tayo ni Siyempre. Kaya ito, sinabay na natin yung ating celebration kapag bubukas ng theme park para sa ating mga kabataan. Congratulations Mayor Strike, at siguradong mag-e-enjoy ang mga kabataan sa Christmas display na yan. Siguradong mas marami ang magse-selfie at magpo-post sa kanilang mga social media accounts dahil maganda ang inyong display ngayong taon, at sana mas dumami pa ang mamamasyal dyan sa mga darating na araw, di ba? At para sa ating pangatlong pahabol na chika, pumunta naman ang ilan sa mga kapamilya celebrity sa opening ng isang beauty skin clinic dyan sa papuntang Marikina at Antipolo. Congratulations sa inyo, at dumami pa sana ang mga branch, dumami pa ang mga customer, at lumago ang inyong negosyo dahil marami kayong nabibigyan ng trabaho, di ba? Hindi lang yung mga staff ninyo, yung mga specialist na mga doktor, kundi maging sa mga artista na nagiging ambassador nyo rin sa inyong beauty clinic na yan. Congratulations po! At na-interview rin natin ang dating kapamilya at dating TV Patrol reporter na ating kaibigan na si Sol Aragones. Pinuntahan natin siya sa isang event na nagbibigay pugay sa mga special children na may kakaibang talento o sumisikat ng mga special children dahil nag-e-excel sila sa kanilang mga pinasok gaya ng sports, arts at kung ano-ano pa. Dito sinabi sa atin ni Sol Aragones ang halaga ng kanilang ginagawa at halaga ng mga kabataan ito na kanyang tinutulungan. Narito ang pahayag na Sol Aragones. Ito bilang bahagi ng selebrasyon ng International Day ng mga Pinong Politiko ay nagsalit po yan sa Sol Aragones Foundation at ang Andre Foundation para magbigay ng tulong sa ating mga Pinong Politiko. Sinimulan po natin dito sa Santa Rosa. Ngayong araw na ito po ay nagkaroon tayo ng 500 na wheelchairs mula po sa Akay Foundation. Hindi lang po yan, dahil ang gusto po ng Akay Foundation ay hindi lang magbigay ng wheelchair sa client. Gusto po nila yung sustainability o makapagbigay ng hanap buhay sa mga Pinong community para sila na magpapalago ng hanap buhay na ito. Pag kumita sila, magtutulungan ang kanilang pamilya. Ito po ang nais ng Alagang Sol, Alagang Akay. Sino yung qualified na makakatanggap? Taga Santa Rosa lang po ba? Sinimulan po natin ito sa Santa Rosa ng Alagang Sol, Alagang Akay Foundation. Pero kapag marami pa ang tumulong sa Akay Foundation at kumari pa ang aming mundo, ay mas marami pa kung tayo makakabot ng mga kababayan natin. Hindi lamang ito sa lalawigan ng Laguna, maging mga kalapit na probinsya at iba pa. Congratulations sa project na yan, at mas marami pa sana kayong matulungan. At mga kapamilya, huwag nyo rin kalimutan na mag-tune in sa ABS-CBN Entertainment Spotify in partnership with Podcast Network Asia, dahil mapapakinggan nyo na rin dito ang inyong favorite ABS-CBN shows na Push Bets Live at syempre itong Push Most Wanted. Muli, ako po si Jeff Fernando at ito ang Push Most Wanted.